walang iba kundi ang mister ni nanay, si Tatay Diego. Kung kakain si tatay, tawagin si Duro, kain na tayo, Duro. Pag nalasing, uuwi siya. Pag nahulog sa sakarita, sabi niya, Duro, hintay, nahulog ako. Hihintoyan si Duro, pasakayan lang yan muna, lakad na naman sila pauwi ng bahay. Pati nga raw nung inatake sa puso si Tatay Diego noong 2019, kasama si Duro sa mga tumulong. Nung na-emergency si Mr. noon, si Duro ang humila sa kanya hanggang sa kaya ng ambulansya. Nakarating si Mr. sa hospital, wala na daw buhay. At bago raw binawian ng buhay si Tatay Diego, meron siyang kabilin-bilinan. Ingatan siya, laging pakainin at asikasuin. Huwag ko raw ibibinta si Duro kahit na tumanda na siya at ano, kung sino man sa amin mauna, pangpunila namin si Duro. Pero kahit kayod kalabaw daw silang mag-anak sa pagtatrabaho, tila mailap pa rin ang swerte. Meron akong diabetes, meron akong high blood, na-stroke pa ako. Nagbanggit ako sa ate ko na nangangailangan niya ako ng pera pang ayos ng requirements ko. Siguro na ibanggit niya sa nanay. Ang balak ko mangungutang ako sa ibang tao. Kagipitan din, walang magpapahiram sa akin. Kaya labagman sa kanyang kalooban, ang naisip na solusyon ni Nanay Mary Jane sa lahat ng kanilang mga problema, ibenta si Duro. Naghihinayang ako dahil sa bait niya nga. Pag naalala ko yung asawa ko na ano ko lang si Duro na, ikaw na ang katuwa ko sa hanap buhay. Nitong August 24, nakahanap na si Nanay Mary Jane ng buyer. At naibenta nga nila si Duro sa halagang 68,000 pesos. Nagpapasalamat ko kay Duro dahil hanggang sa huli, natulungan pa rin ako doon sa halaga na naiabot sa akin ng nanay ko. Malaking kaluwagan na rin po kahit papano dahil makakadagdag nga po sa tindahan at makabayad sa ibang utang namin sa araw-araw. Gayunman, si Nanay Mary Jane, ang isipan, pirmi pa rin na kay Duro. Hindi niya makalimutan ang kanyang alaga. Nanak po siya, akala ko doon pa siya nakatali. Malungkot dahil wala na akong mabatakin na kalabaw. Nagsisisi ako na ibinta dahil ngayon nga wala na siyang ako katuwang sa paghanap buhay. Pero nasa na nga ba si Duro? Iniisip ko lang, kawawa siya pag naibinta ko sa ibang tao. Dahil baka katayin. Buhay pa kaya siya? Kumusta naman po si Duro? Nasaan po siya ngayon? Ah, si Duro? Ang hingal kalabaw na pakikipaghabulan ni Lola Mary Jane para muling makita si Duro. Gusto ko sanang maibalik si Duro para yung pag-iyak ko araw-araw mahinto na. Dahil parang mamamatay na ako pag hindi ko makita si Duro. Tara! Ay, ako sa aming pagbabalik. Dahil sa sunod-sunod na mga gastusin at problema sa pera, si Nanay Mary Jane napilitang Okay naman, ha? Malakas siyang kumain. Naliligo siya araw-araw. Buhay na buhay siya. Alam mo kasi akong balak ipakatay kasi napakabait na kalabaw niya. Noong unang araw, parang ayaw niyong kumain, baka namimiss niya si nanay. Samantala, ang mga kawani ng barangay at lokal na pamahalaan ng Rodriguez. Ito po yung aming munting tulong po para po sa inyong kabuhayan po. Nagbigay ng grocery at tulong pinansyal kina Nanay Mary Jane. Yung mga niya, tulong po para sa inyo sa kainin po ng grocery bags ko na ito. Nag-abot din ang financial assistance ang aming programa. Maraming salamat sa KMJS. Maraming salamat sa inyong lahat. Minabuti na rin ang aming team na ipa-check up si nanay. Una pong pansin ay yung goiter po ni nanay. Pero base po sa history at physical examination po niya, asymptomatic po yung goiter po ni nanay, no? Samantala, dahil batid ni Goryo na nangungulila si Nanay Mary Jane sa dati niyang alaga, sa araw na ito, pinahintulutan niyang muling makita ni Duro, ang original nitong amo na si Nanay Mary Jane. Nanay, kumusta? Ito yung mabait kong bayan. Promise ko sa'yo, di ba, hindi natin kakatahin si Duro? O di ba? Gusto mo siya makita? Gusto pa nga makita. Andin si Duro, buhay na buhay. Sarap! Ay, ako sarap! Alam mo, mahal ito! Eh, kaya nga sabi ko siya, hindi ko kakatayin, di ba? Ay, alam mo naman yun eh, oh! Ah, kamusta ikaw? Ako ito!
Montalban. Bakit na yung mata mo? Ano ka? Ulo mo na. Masaya-masaya ang puso mo dahil nakita ko na si Doro. Si nanay, nanawagan na may makatulong sa kanyang matubos ang kanyang alaga. May awa kayo sa akin. Gusto ko sanang tubusin si Doro para mahinto ng pag-iyak ko araw-araw. Kahit nasapan ako ng kain, naiiyak ako dahil namimiss ko nga si Doro. Parang awa nyo, natulungan ninyo akong magkulikta ang halagang kailangan ko pantubos kay Doro. Kailangan mayroong tulong na gagawin ang ating pamahalaan para doon sa mga maliliit na magsasaka para naman sila ay hindi mukhang nagigiging masyadong kaawa-awa. May mga programa na ang gobyerno, yung tinatawag na National Rice Program, at ang programa ng pambansang industrialisasyon, dalawa po yan na mahalagang rekisitos, ang tunay na reforma sa lupa at programa para sa pambansang industrialisasyon para sa tunay na pag-unlad ng ating pambansang ekonomiya. Masaya ako at tuwang-tuwa, hindi na ako iiyak araw-araw. Maibalik lang sa akin si Turo, yun lang ang pangarap ko talaga. Alam naman ng lahat yan na ito talaga ang aking bunsong anak, Turo. Minsan naiisip ko, ang bait talaga ng Panginoong Diyos. Hindi niya lang tayo nilikha, binigyan niya pa tayo ng mga hayop na hindi lang makakatuwang sa paghahanap buhay, kundi makakasama rin sa hirap at ginhawa.